Nitong weekend, nakatanggap kami ng tip na merong nangyayaring katiwalian sa National Center for Mental Health dito sa Mandaluyong na kung saan yung mga pasyente raw ay hindi tinuturing na maayos, hindi raw maganda yung kondisyon doon. Para ba silang mga hayop kung turingin daw? That's why I've decided today, gagawa kami ng surprise ocular visit para hindi sila makapag-ready. And ang purpose is bubulagay natin sila kung talagang totoo yung sumbong. Mental patients are considered voiceless, forgotten members of our society. And as such, they're being abused, taken advantage of. Nagpupondo ng pera ang gobyerno natin doon dahil alam nung mga nagpapatakbo ng ospital, especially sa public institution, na hindi sila makapagreklamo. That's why yung pera na supposed to be pang-alaga sa kanila para sa pangangailangan nila, ibinubulsa. And this should not happen. And we will make sure na dapat maturing na tao itong mga pasyente sa National Mental Health, hindi para mga hayop. Let's go. Doc, good morning. Nandito po ako ngayon gawa nitong tip na natanggap ko na kalunos-lunos daw po ang kalagayan ng pasilidad at yung mga pasyente raw ay hindi maayos yung pagtrato. There are pictures that were sent to me over the weekend. Sa semento natutulog, nandiyan daw yung ihi, dumi ng tao. Gusto ko lang po ma-verify kung totoo. Yeah, admittingly, but that was before. NCMH has come a long way po, no, that in terms of patient care, we do our best really to provide, and even we are at the forefront already of pangangalaga, no, good, of their patient rights, mm-hmm, okay, based on the RA 11036, which is the Mental Health Act. Okay. If you wish to have an ocular inspection, mm-hmm, you're very much welcome po to the floor. Okay, let's go. Ano po yung sa loob? Nurse station. Pwede makita? Hello. Okay. Senator Icon. Okay. Morning po. Sir, napansin ko kalunos-lunos yung amoy doon. Bakit wala ba tayong magawa na para maayos yung amoy? Every hour po yan sila naglilinis, no? Pagka talaga pong meron nag-i-emit ng odor yung mga pasyente natin. So is there a way na we can still think of ways how to eliminate the odor? No? Kaya I don't blame your nurses na nandito sila sa loob at wala sa labas because of the smell. Ako, malakas yung sikmura ko sa amoy, pero if this is the amoy on a daily basis, eh baka magkasakit din yung mga nurses natin. Meron yung technology na every few minutes nag-i-emit ng good scent. Wala ho kayong ganun dito? Wala po. Maglagay po siguro kayo? Pag-iisipan po. Huwag po, huwag pag-iisipan. Just do it. Of course, we have to operate po kasi sa standard procedure ng hospital. Is there a health issue kung mag-i-emit ng ano, ng good scent? May health issue ba doon? Hindi po natin alam, pero we will try to look at it. Opo, lagay kayo kasi masyadong malakas ang amoy. Humidifier and on top of the humidifier, yung Lysol. We have to take good care of our nurses as well. Kasi kung ganito palagi na amoy nila, baka magkasakit din sila. Okay, so Doc, asahan ko, pagbalik namin, mabango na ito, ano? Thank you, Doc. We'll try our best po. Grabe po, amoy tangkal ng baboy. Promise, I swear. Malakas po yung sikmura ko sa amoy, pero ito mukhang hindi ko kakayanin. Pwede makita po yung pagkain? Wala pa po. Dinideliver po kasi dito in bento boxes na. Sino po yung may hawak ng... It's ano an outsourced company po for catering. No? Catering service. Kasi po naka-specify po doon yung number of calories per meal. Okay. Sila na po ang may mga... Although we are... Pwede makita yung listahan man lang? Yung menu? Okay, sige. Good morning, Senator. Morning. Ito po yung mga menu. Iyon pa yung mga dating menu namin.
for the week. Steamed rice, pork, okay. Stanghon, maayos naman po, kung tutusin. Vegetables, fruits, okay. Ito po yung kilo calories. Malunggay. Okay. Ah, may sinusunod na calories. So far, so good po when it comes to food. Nutrition, kailangan po natin. Pero mamaya, titingnan tayo ng sample. Tingnan po tayo. And, Doc, what is this? Leftover. Siguraduhin nyo lang, hindi ito pinapakain sa pasyente, ha? Nakalagay na yan dyan. Tatapo na yan. Okay. Doc, this can cause dengue for the patients and for the workers. Boss Chief, Manager, baka pwede na malinis-linisan natin to. Ayan po, sobrang dumi, oh. Dinedrink po ito, sir, once a week po, sir. Well, once a week? I don't think so. Dapat, ano to? Dapat. Dapat? Everyday. Yeah. Ang galing talaga ni Doc, palakpakan natin. Everyday, ano, Doc? The admin should be able to do this, no? Pero pasensya, Doc, ha? The people is as good as the leader. Tama ba, Doc? Opo. Hopefully. Thank you, Doc. Mabaho. Mabaho. Again, may problema. Doc, mabaho. Hindi amoy pud na sira, kundi amoy parang imbornal. Ayan, no? Malak namin sana, Doc, eh, isarado na lang para ho malinis po. Kasi pag ganyan, ano, Senator, eh, tumatapon po yung basura. Mabaho po eh. O nga po eh. Pagpasok na pagpasok ko, amoy, ano. Pero, po eh. Amoy tangkal ng baboy. Pero sa hapon naman, Senador, yan, yan po ay nililinis. Ah, okay. Everyday naman. Everyday naman po yan. Pero dapat sana po, Doc, before na lumabas yung mga pagkain. Kasi kung yung ganong kabaho, tapos baka makontaminate yung pagkain from the imbornal, may lamok dyan, langaw, dadapo dito, patay ang pasyente natin. Eh, itong mga ulam nila, sino-sino po kumakain ito? Pasyente lang? Kasama po yung mga personnel? Hindi po. Masarap ang pagkain nila. Good sa pagkain, no problem tayo sa food. May gulay pa. Okay naman. Hello po. Ano po ito, saging? Okay. In fairness, masarap po. Okay naman. Fried daing na bangus. Oh, paborito ko. Okay, scrambled egg, fruits in season, rice, coffee, day 2. Okay, malunggay, my favorite. Pork skinless. Oh, masarap naman pala. Anong sunod na pupunta natin? 4 po. Pabulong 4. Forensic patients meaning, yung sinasabi nyo kanina? Po. Mentally ill, with the, they have violated laws po, criminal cases filed against them. Good afternoon po. Oh, teka muna, bakit ganun, Doc? Wala silang kama? May binibigay naman po silang mattress o banig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fifty plus. Ilan po sila? Ha? 50 po. 50. More. So 50, a cell that should only accommodate, sabi natin, 10 or 15. Sobra. Pag nilagyan po ng kama yan, mga 10 lang ang kasya. So bakit po overcrowded? Ganun po kadami talaga ang patient. Walang maunan. Kumusta ka naman? Kumusta ang pagkain nyo? Bitin-bitin, sir. Bitin-bitin. Bakit bitin-bitin? Sagkukunti lang ko minsan. Ang tagal po ng back to jail. Matagal yung back to jail. Yun nga po, nasabi naman. Marami na maayos dito. Ako, kausapin nyo ko, matino ko. Okay, sige, lapit pa kayo. Kaya lang, yung back to jail po, ang tagal po ng sundo. Dapat po na ipapalop sa korte. Kasi hindi po kami na aasikaso ng maayos ng korte. Korte po, sir, ang may problema. Opo, itong mental, ang sabi sa akin ng doktor, maayos naman, may medical report na, okay. Kaya lang yung sundo namin, ang tagal. Sabi ko, Doc, bakit po hanggang dito, maayos naman na ako, okay na po ako. May problema daw korte. Sinasabi nila. Sana po mapunta, maano po yung mga korte namin para ma-back to jail na po kami. Mas gusto nyo sa jail kaysa dito? Mas maayos po sa jail. Kasi masikip dito, siksikan kami. Teka muna. So mas gusto nyo pang sa city jail kaysa dito? Mas gusto, mas pipiliin ko pa yung Muntinlupa. Papiliin ako, mental hospital, jail, Muntinlupa. Pipiliin ko pa yung kulungan kaysa dito sa hospital. Bakit po ulit? Nahihirapan ako rito. Galing na rin po ako ng Bilibid. So anong pinagkaiba ng Bilibid at saka dito? Maraming activity sa jail. Mga activity.
Tapos dito, pili lang ang nakakasali kahit okay ka naman. Sa accommodation naman po, ganito ba kayo sa city jail? Maayos kami sa jail. So ito po, hindi maayos ano? Yes, so matino po siya? Yes. Kailan po dapat kayo ano mabalik? Mag-6 na taon na po ako rito. Mag-6, 5 years, 5 months, 1 day. So pag sinabi ng court na pwede ka nang bumalik sa jail o sa bunti, yes, mabibilang ba yung pag-stay niya rito? Yes, yung detention niya po dito, counted na po yun sa service of sentence niya. Sige, thank you ha. So this is the temporary place for the Pavilion 6 patients. Kasi temporary yung, po? Kasi yung the whole Pavilion 6 is under renovation, kaya nilipat muna namin mga pasyente. Okay. Okay, maayos these are, dito? These are pay patients kasi. Ah, pay? Okay po, they are paying for the accommodation. So, ibig sabihin, para magkaroon ng magandang accommodation, the family or a relative has to pay? There's a section in the hospital that has a pay pavilion po. Kung gusto nila dito, kasi dito na ipapako-admit po. Okay. Sige. Ah, so the family is paying for the accommodation. Okay. Meron po sila mga kama dahil binabayaran sila. So kung yung mga pasyente doon nakita ko kanina sa Pavilion 8 na pinanggalingan namin, wala rin po silang maganda accommodation. So doon sa Pavilion 8, so kung yung mga kamag-anak nila can afford, may po kama sila sana because they pay. Yeah, kasi po kung meron sila, if they can afford to pay, they'll be here. Yes. Since they cannot afford to pay, they're there. Oh, okay. The facility po should provide for them. Yes. So, hello. Ito mga magagandang buhay naman nurses kasi sa pay ward sila. Kumusta naman po kayo? Okay naman po. Accommodation rito. Maayos naman. Wala kayong problema. Wala. Okay. Kompleto naman benefits nyo. Sweldo, okay. Opo. Okay, good, good. Walang TV. Eh, Doc, saan yung mga binabayad ng mga kamag-anak? Meron yan. Meron. Walang aircon. Ang daming electric pan. Tandali lang. Sa pay ward, ang daming electric pan. Doon sa regular ward, dalawa, tatlo. Tapos, sama-sama na. Hanggang one to sama. But anyway. Yun po, madalas masira talaga. Okay. Ito yung sinasabi niya, kontrata ng Octan. Kailan pwede na-construct? 2017 siguro yata, o 16. So, ito po yung tad-tad ng controversy. Oh. Ano supposed to be po ito? It's the Pavilion 6 po na extension. This is a waste of money. Apa. So, istigil pong construction dito? Tigil. Okay, maliwanag na katiwalian po ito. Malaking budget ata dito. Magkano pong pondo rito sa post rate? When I read the ombudsman report po, it's around 60 million. 60 million. And ito po, yung halaga ng 60 million, 60 na naging abo. Nakita nyo po, mga kapatid, ito na po yung 60 million, walang ginawang soil testing. Kaya sabi nga ni Doc, bumababa ng bumababa yung lupa. So gigibain po ito, Doc? Opo. From the ground daw po eh. Pati. So lilipat po sa ibang site. Hindi na po dito. Sabi niyo bumababa ng bumababa. Unless po na mag-do my own soil testing prior to the construction. Ay wag na po. Kasi sabi niyo, every year, sabi ng DPWH, bumababa ng bumababa yung soil. So kung magpapatay ulit kayo rito, eh baka mabaliwala dahil hindi conducive for putting structures. Anyway po, I will hanap po siguro ng ibang site. I will seek the advice po of the highly technical expert people. Expert siguro. DPWH po. Nagagamit po ba ito? Okay. Meron pong tawag dito. Outdoor, may indoor. Paano bang paggamit ito? Every day? Who are the people, who are the patients na allowed to use this facility? This is, the end user po nito is our occupational therapy section. So OT. Activity therapy section, ATS po. So they are enrolling patients na pwedeng mag-physical exertion, na mag-wellness program. Mostly ito yung mga pay patients? Hindi po. Usually it's the more of the improved patients. Saan po napupunta pala yung pera doon sa pay ward? Sa income po ng hospital. Is it accounted for? Opo. No. Pwede kong makita ng libro kung okay lang sa inyo? No problem po. Thank you. Pasyente ba yun nandoon? Sir, ngayon may sports fest ang mga employees sa kanilang group. So may mga basketball games. Ah, sa mga employees. Okay. Pwede po makita yung records ng mga pasyente na naglalaro dito? Kasi ang akin lang po, baka mamaya ito'y ginagamit. Although okay ako ng mga empleyado ninyo eh. Kailangan physically fit din sila. Pero pangit naman kung magpapatayo tayo, napakaganda para sa mga empleyado na pasilidad. Tapos sa mga pasyente na yun ang pinagtatrabahuan natin,
eh yun yung mga kawawa. Dapat patas. Okay, ito po, Doc, ay ang? Pavilion 34, sir. Pavilion 34. Unimproved male patients po. Hello po. So, dito hindi sila congested, maluwang-luwang sila rito. Saan yung ward na malapit-lapit na silang palabasin dahil nagkaroon ng improvement sa kanilang estado? In any pavilion, if there's an unimproved case, we can discharge. Kunwari, they discharge sa pavilion 34, pwede naman tayo mag-discharge. So, how do you do the evaluation na para ma-determine na ang isang patient ay nagkakaroon ng improvement? How do you do that? Sir, it's monitoring, daily interviewing, at saka daily? Based on observation of the nurses. Okay. This is Dr. Manood. Hi, Doc. Good morning po, Doc. At least dito, Doc, madaling ma-monitor kasi konti lang sila. Doon sa isang ward, sobrang siksikan, mahirap yung monitoring. Lalo, sir, yung pavilion 4. So, paano po yan? Baka meron na magagaling doon, eh, sa sobrang dami, overwhelm po yung staff. Paano natin malaman na kailangan nila ma-release? Kasi kapag hindi po sila ma-release, they go back to where they came from. We have certain check and balances po. No? Like, for example, the nurses check the charts, no? Kung kailan po yung last evaluation, and they refer it to the doctor for evaluation. So, how do you do it, Doc? Is it through face-to-face contact? Sila face-to-face. How many times does this happen? Every day po, nag-interview kami ng mga patient. Ano po to, at random? At random po. Tsaka kung sino po yung mga mas kailangan. Sometimes the nurses would refer na this patient would need more of the evaluation. Baka kailangan i-adjust ang medications or may iba pang kailangan gawin. Very hot, Doc? Yeah. Baka pwede, kawawa din yung mga nurses natin, yung mga health workers natin. Makukompromise yung kanilang health kung ganito palagi. Tapos baho, baka magkasakit yung mga nurses natin. Lagay po siguro mga electric fan. Maski huwag na aircon, siguro damihan po electric fan. Ano po? Para naman ganahan din yung mga nurses natin magtrabaho. Dito hindi crowded. Maganda. Masarap sa mata. Ang hindi lang masarap is walang kama. Pero dun sa pay ward, may kama. Pay eh. Pero dapat kung akong tatanungin, dapat may bayad o wala. They should be treated all equally because the government has a budget for a facility to take care of patients like them. Kasi paano yun later on, baka iti-take over nito ng pay patients kasi marami magbo-volunteer na maganda palang trato sa mga pay patients dyan. So magpadala, so mag-open up kayo ng open up for pay patients and then yung mga non-paying patients, maabandona na. Makukompromise na yung proper treatment sa kanila. Yun lang po yung aking opinion. Doc, sabi mo ang land area is 46. Nakita namin sa research namin 64. Baka nabaliktad nyo lang? Hindi, sir. 64, yeah, I agree. 64 dati. But so many lands are already, like, kasama po yung pavilion, correctional, sa 64. Pero NCMH po is just 46 hectares. Dati 64, tapos kinain ng iba, hanggang naging 46 na lang. Okay. Meron akong move na patituluhan. Patituluhan natin? Ano po patituluhan natin? Yung 46. Para po may security of tenure naman yung forever on sale po kami. Oo nga pala. Oo. Ano, wala palang titulo to. So pag meron mag-request ng magkuha ng lupa ninyo, kuha lang silang kuha, take over. Hindi naman po. Dumadaan din po naman sa department. Pag pumunta ko kayo dito sa loob, parang hindi po sa National Center for Mental Health, kung kayo po ay nanggaling sa labas, parang ito po isang corporate office ng isang kumpanya sa Ayala. Maganda po yung mga gamit, soft leather, draped, air-conditioned, maganda. Pero nakakalungkot, pagdating naman doon sa mga taong pinagsisilbihan nito, hindi po maayos. Kabaliktaran, extreme. Sobrang ganda, sobrang pangit. This is Mr. Cabadilla, our chief accountant. Mr. Cabadilla, may I know how much yung total amount na being collected from pay patients? From pay patients, meron kaming average po kasi noon, sir, is 3M per month. 3 million yes, pesos po. A month. Opo, yun po yung natatandaan. At meron tayong resibo niyan? Meron po. Nabibigyan ng resibo yung mga nagbabayad? Sa collecting, yes, sir. Opo. Okay, may I see those? Try namin provide po, opo. Prepare mo na lang. Okay, sige. And then, pwede kong makita na yung amount na yon ay na-transfer doon sa general fund? Na-deposit po siya sa account namin. Na-authorize po siya ng Department of Finance and DBM, DOF, and DOH joint circular. Nandun po kasi yon. Okay, so okay lang sa akin. So yung 3 million a month na galing sa pay patients, na-deposito sa general account, na-authorize ng DBM, sabi niyo DOF.
Yes, sir. And I just want to see those books na these monies are being deposited every month. Yun lang po, ha? Okay, thank you, thank you. May balita po kasi ako, pasensya na. Kuminsan daw, pinapagamit daw from outsiders yung mga facilities na yun, yung mga gym. Once in a while, if the schedule permits them, kung wala pong gagamit, that priorities our patients and our staff. Yes. Yes. Pero po, once in a while, napapahiram nga po. Outsiders. For a certain rent po. How much is the rent? We'll have to check the rates committee po. May rates committee? O, papakukunan. Okay, sandali po, Doc. Kasi yun po, isa sa mga reklamo na yun daw po pinapahiram daw po yung magandang pasilidad doon na dinonate ng isang congressman. Pero madalang na madalang po yun. Kung the schedule permits lang po. The priority po, the priority is our patients and our staff po. Magkano naman po, alimbawa, yung sa tennis court, alam ba, magkano? I'm not sure po, but I know the basketball court is around, with the usual rate, 1,000 yata per hour. 1,000 per hour. Kasi 10 naman sila maghati-hati. 10 sila maghati-hati, o nga naman, 10, okay. Yes. And then yung tennis court, magkano pong per hour? I'm not sure, sir, but I have to... Wala naman yata ito na kumuha ng tennis court, wala ngayon. Ngayon, pero paminsan-minsan meron, paminsan-minsan. Wala naman, parang si, kung nakakalam niya, si Sec. Actually, yung schedule kasi siya. Schedule. Okay. Napansin ko, on my way here, meron po mga informal settlers na mga bahay-bahay. Pakicheck niyo po, Doc, siguro. We'll take a look at it po. Pero on my record po, kasi pinalis na po namin lahat ng informal settlers. Nandun po ngayon? Pinalis? Kailan niyo po pinalis yun? Since ano po, yung previous administration, wala na po yan. Kasi po, meron din po mga balita na pinapayagan daw po yung mga informal settlers magtayo ng mga bahay-bahay at malilit negosyo for a fee. Yun po yung sumbong. So that's something na you have to address. Kasi sa kabilang bakod kasi yun. So siguro po sa susunod na punta namin, tatawid kami ng bakod, pinakuram, pero part pa rin po yun ng 46 hectares. Tama? So nabanggit niyo po yung patituluhan. What do you mean tituluhan natin, Doc? Yung 46 hectares po kasi, there's no title that is being produced po right now. So parang informal settler kayo dito, parang lumilita, wala kayong titulo? Actually, sir, it was donated by a prominent family. This property? This property po, since 1928. So hanggang ngayon, hindi pa nakatitulo sa National Center for Mental Health? Yun po. Kanino po nakatitulo? That po, I have to investigate kasi nung dumating po ako talagang wala pang... Wow, okay. I have formed a committee just for this. No? They are now collecting our tax payments para po... So who's paying the taxes? Kami po. Property tax, kayo. And yet, yung titulo... doon sa nag-donate. Ba't di ma-transfer? Ayun nga po. Kaya nga po sana ma-transfer. And that has been happening for decades. Mm-hmm. Wala man lang po yung mga previous administration, hindi po nakapag-isip. Buti ka na pag-isipan nyo. Kailangan ko po kasi ng security of tenure ng aking staff. Tatang ang hospital mismo. Paano kung one of these days magka-claim na akin yung lupa, ito, layas kayo dyan? Every improvement that I make is doubtful na ngayon for ano para maging permanent. And hindi po nasilip ng DOH yan? Ilan na pong DOH secretary? We are working with DOH po. Hindi, pero ibig sabihin, yung DOH po kasi under po kayo sa DOH, tama? Siyempre, hingi kayo ng budget sa DOH for constructions, renovations, pero before that, you need permit and staff like that. Then, dapat may taga-DOH na titingin na bago kayo mag-construct yan, ano bang lupa ang paglalagyan, sino may-ari, tama ba yung titulo, etc. So, hindi po tinignan ng DOH yun. They are approving po our proposal po for construction. They are the ones who are approving it. Ito po yung list ng ating patients that are nagumagamit po sila ng ating sports center. We call that the Activity Rehabilitation Center. Okay. So, ito po yung mga users logbook and we have a list of patients po. Just to prove na sila po ay talagang gumagamit ng ating facilities. All kind of sports po, badminton, table tennis, they play volleyball po, and also basketball. And these are patients? These are patients po. Nato? Yes, this is pa under Pavilion 1, this is Pav 6. Actually, nagkahalo po, these are even some of the employees that are using the facility pati as employees. Well. Okay, wala naman ako nakikita ng problema na yung mga empleyado ay gagamit po ng facilities ninyo. Kailangan din po yan para sa kalusugan din ng mga empleyado ninyo. Yung iwasan lang po natin kung pwede, bawas-bawasan po yung paggamit ng pasilidad ng mga outsiders sana. Ay, wala po. Oh. We're not allowing outsiders as of now, sir. Hindi, meron po ng renta na amin na sa amin, diba, ni Doc. Di ba, nag-set tayo ng rate pero wala pang kumukuha? Wala pa po. Under process po. Hindi, sabi niya, ano, papakita niya sa akin, yung Cebu. That was previously po, bago po siguro nagkaroon ng renovation and pre-pandemic po. Dapat po yung mga facilities dito, exclusive lang po sa mga employees
at sa mga patients. Yes, huwag na po natin payagan pa makapasok. Eh sabi kasi ni sir, paminsan-minsan pinapayagan at merong rate 1,000 per game. Mm-hmm. Tapos ngayon hindi kayo consistent. Pero yung 1,000 per yun pong 1,000 for employees din ba yan? Yes, ano po yan? 1,000 natin is proposed for outsiders. So that's still for approval po. No, yun yung reason kung bakit ako nandito. Kasama sa sumbong yun na ginagamit. Huwag ninyo yung paggamit na. Mm-hmm. Stop na. Okay, magkano po yung budget po dito every year? This year po, 2023, we are around 670 MOE. Sa MOE, pero total po magkano? Total po eh, aabot ako ng mga 1.8 billion. Kasi yung PS po, laki ng PS. Ah, andito na pala. Okay, 2019, 779. Personal services po. Tumataas na tumataas, 860. Ngayon po, 2021, 1.5. Bumaba nung 2022, 2023. So personal services, tapos hiwala yan sa MOE. Personal services meaning mga sweldo po ng mga staff. Kaya I'm here po to help na kung pwede mapaayos to, if it is necessary na magdagdag tayo ng budget, magdagdag tayo. Thank you very much. Po. Huwag nang bawasan. Eh, sa ngayon, kalunos-lunos na nga. Eh, bawasan pa. Pero dapat yung budget na idadagdag, magamit na maayos kasi nakakadismaya yung 60 million na kinustak doon sa pavilion. Sayang. Nakakulong na ho ba yung may nasa likod ng kalokohan na yun? Sa ngayon po, eh, nakabinbin po sa ombudsman po. Nag-hearing po sila. Until now, siya po raw pinapayagan mag-participate sa mga bidding process, yung OCTAN. Based po sa research namin. Ever since 2022, wala na pong OCTAN na sumasali in terms of infrastructure development dito sa NCMH. Yung OCTAN ang gumawa niyang pabilyon na yan po? Opo. Nasa kanila po yung kontrata. Kinasuhan ba natin yung mga taga-OCTAN? Opo. Kasama po sila sa kaso sa ombudsman. At kung kinasuhan po sila, bakit hanggang ngayon, sir, operating pa rin sila? I'm not... Yung OCTAN, di ba? Meron sila sa Cebu. Pero dapat, by now, nasara na itong OCTAN. So gusto ko lang po malaman na yung OCTAN totally out na. As far as I know, sir, wala na silang sinalihang bidding project dito. Pero meron po kami nakitang record sa research, invitation to bid in 2022. They were invited to bid 2022. The invitation is for all kasi ano yan eh, open yung public bidding eh. Na yun yung para matapos nila inumpisahan nila for Pavilion 6, Pavilion 8. Tapusin, kaso hindi naman nila tinapos. Opo, kasi unfinished po yun, tapos binayaran sila ng buo. Oh! Kaya po nakaso. Kailan sila binayaran ng buo? What date was it? Kailan sila binayaran ng buo? 2018. 2016? Kaya po nakaso. Kasi they were paid but it was an unfinished job. Yung contract po to build the pavilion was bidded out on 2016 where they were paid the full amount. However, hindi po nila tinapos yung contract. Yung nakita po nating unfinished pavilion, ganun po yung status niya. Kaya po right now, they have a pending case for, I think it is plunder, aside from the murder case po, pending before the Sandigan Bayan. Ito po yung nakakainit ng ulo. Yung suspect po sa double murder, mastermind, so to speak, Clarita Avila, na dati admin officer at incorporator ng OCTAN Builders, doon nag-ugat yung katiwalian. She's free, out on bail. Mastermind, double murder, out on bail. Dapat non-bailable offense. Pero yung dalawang alipores, nakakulong. So I'm asking my staff na paki-check yung status kung bakit nakapag-bail yung mastermind and supposed to be non-bailable offense. Ano nangyari? Sige, Doc. Again, thank you. Thank you, Doc. Nakabalik na po kami dito sa RTIA. To sum it up, merong may problema, merong wala base dun sa mga sumbong na meaning napatunayan. Meron naman medyo exaggerated yung sumbong. So all in all, may problema, may issue. And yan po ay i-address natin. When we get to the Senate, marami tayong pwedeng i-address doon, baguhin tulad ng pagpapatitulo. Akalain mo, for so many years, decades na, wala pa rin titulo yung National Center for Mental Health para silang informal settlers, bayad silang bayad ng tax, papakonstruct doon. Wala man lang check to make sure na yung constructions ay naayon sa procurement law natin na yung pinapatayuan ng struktura ng paghahanap ng gobyerno,
ay tama yung papeles, yung titulo. Anyway, Doc, magandang hapon po ulit, Doc. Good afternoon po, Senator. Meron na po ako isang katanungan. Meron po isang empleyado ng National Center for Mental Health, si Dr. Cuyos, na involved na po siya pala sa graft and corruption noon. At ngayon daw po ay nandiyan pa rin at na-promote pa. Senator, ganito na gano'n. Hanggang ngayon ay connected siya sa National Center for Mental Health. But the graft and corruption po has never progressed po. It's not never been proven. Although may present case po, I think, sa ombudsman. Kung wala pa hong decision, of course po, it's ganun pa rin po ang status niya as an employee. Pero ano pong position niya ngayon? Siya po ay one of our OIC po siya ng sa CMPS or the Chief of Clinics for Community Services. Before na siya po ay makasuhan sa ombudsman, ano pong rango niya? Before po, tumatayo po kasi siya dati na as a Bids and Awards Committee. Doon po yata siya nakasuhan during that time. So Bids and Awards Committee, siya noon na makasuhan. At while pending yung kaso niya sa ombudsman, na-promote po siya. Mas mataas po ba yung rango niya ngayon dahil chief na po siya? The same pa rin po ang kanyang salary item o salary grade. O yung position lang po ang medyo tumaas at OIC lang po siya to that position. Okay. Bakit po siya doon i-transfer? Medyo sensitive po at ang position niya, if I may ask. Am I right? Sa akin po kasi, he has served the hospital well, and wala naman po kami nakikita sa kanya na katiwilaan ganyan, no? Although he has to prove himself pagka nag-hearing na po, pero right now po he's doing his job very well, and he's efficient at on board po siya sa lahat ng mga policy at pero bakit po siya naisama doon sa kaso? Ay, kasama po kasi lahat ng during that, siguro po yung sa Bids and Awards Committee, lahat po nga sila nasama, even po yung mga mababang salary grade, eh nasama during that, yung kaso nga po. Okay, so anong nangyari po doon sa mga kasama niya sa Bids and Awards Committee, kasama niya sa mga nakasuhan? Hanggang ngayon po, may mga iba po siyang kasama na may ongoing case, and they are still here, kasi kaalo po naman, hindi pa naman po napuprove na yung guilt nila. Doc, paano yung mga kasamahan niya? Ganon din po ba yung mga nasasangkot, mga taga Bids and Awards Committee na sangkot sa katiwalaan na pinag-usapan natin ngayon? They're still serving or may mga nasibak? Why did I ask that? Kasi if they did due diligence, they will find out na may conflict of interest doon sa isang empleyado ninyo na may-ari po siya ng Octan Builders. If they did the research, yung Octan Builders sana na-research nila na yung incorporators dyan ay kasamahan nila. Mm-hmm. So dapat talaga kasama sila sa kaso. Siguro hindi dahil sila ay kasangkot, pero kundi dahil sila ay didn't do due diligence, and because of that, sana naman na masuspindi sila, makatikim ng suspension, which they did not, right? I don't know the circumstances po during that time, but one of the our staff was an incorporator, came after po doon kaso, no, naghanap na po sila ng papeles. No, and I do not think that they were privy already before the awarding of the contract. Hindi, pero Doc, di ba? Pag sa Bids and Awards Committee, bago mag-bidding, tinicheck nyo yung company kung sino ito, who are the incorporators, meron pa yung pre-qualification, tapos post-qualification. Doon pa lang sa pre-qualification, saka post-qualification, sa mga nagbibid, sana nahuli na nila yon na, teka muna, isang may-ari, kasama sa incorporators, kasamahan natin, na mapapabura, natural, dahil kasamahan eh, at yun ang nananalo. Never pa natalo, simula nang pumasok yan sa pagbibid. Doon pa lang, di ba, dapat yung mga taga-Bids and Awards Committee, tumaas ng mga kilay nila, or baka naman sila dapat ang taasan natin ng kilay. I really don't know the circumstances po during that time. But opo, dapat nga po ganun. So sila pa rin ba nasa Bids and Awards Committee o napalitan na? Napalitan na po. Nag-separate-separate na po ako ng mga bids. Pinag-iwahiwalay ko na po yung sa infrastructure, sa goods, at saka sa consultants. Pinag-iwahiwalay ko na po iba-iba na ang epi niyan para hindi po mag-concentrate sa isang tao lang. Hindi po ba nakatikim man lang ng suspension itong mga taga-Bids and Awards Committee noon na nasangkot sa katiwalian? Ang pinag-uusapan po natin, Senator, kasi it's year 2014 to 2016. Wala pa po kasi ako dito sa NCMH. Okay. I came in 2018. Ayaan nyo po, subukan kong mag-ungkat ng kalaman tungkol dito sa kaso na po na ito. Yes, I want them suspended. Kasi Doc, I don't believe na sila ay wala sila talagang kaalam-alam na merong nangyayaring kalokohan, dahil time and time again nananalo po sa bidding yung contractor. Kung nag-research lang sila, mahuhuli nila yon na
Teka muna, ikasama namin yung isa sa mga incorporators dito, itong Octan Research. Anyway, sige Doc, pwede ko malaman yung information tungkol dyan? Apo. I'll get back to you po, Senator, as soon as I have it. Okay, sige. Thank you, Doc.